Maagang ang pinauwi ang mga bata galing sa eskwela, mga ka-farmers, kasi nga para daw makapag-celebrate ng Family Week. Kaya naman nagpapakain po ako ng mga alagang baboy ng mas maaga para naman ay mapasyal po namin ang mga bata at makapag-dinner po kami sa labas. So ito na, naghahanda na po ako ng pagkain sa ating mga alagang baboy. Bali, ang ating mga alaga ngayon, mga ka-farmers, ay finisher na ho sila. So kailangan na lang po nilang maubos itong 8 sako na finisher. So kapag maubos na po nila ito, ay amin na po silang ibebenta. So ganito po, mga ka-farmers, napakahirap naman talaga kapag meron po tayong mga alagang hayop, lalong-lalo na po't mga alagang baboy. Hindi po tayo basta-basta makalis ng bahay at makapagpamasyal ng mahabang oras. So kapag ganito man nga umalis tayo, kailangan po pakainin muna natin ang ating mga alagang baboy. O di kaya pag may lakad tayo, magmamadali tayong umuwi para man lang mapakain natin ang ating mga alaga. So marami po sa ating mga grazers ang nakakarilit po ng ganitong sitwasyon, mga ka-farmers, lalong-lalo na katulad po sa amin na ayaw po namin may ibang taong makapasok sa aming kulungan. So kami-kami lang po, mga ka-farmers, kaya hindi po kami makaalis ng ganun katagal. So ito na, umalis na nga kami, mga ka-farmers, at alam nyo ba na stranded po kami dito dahil may nagfiesta. Niaya po ako ng asawa ko na doon po kami dumaan sa Compostela kasi nga po may nagfiesta daw dito sa lugar na ito at baka daw traffic. Ako naman itong matigas ang ulo ay nagpupumilit po ako na dito po kami dumaan, mga ka-farmers. Kaya ayun, imbis na mainis ay nagbibiruan na lang po kami, mga ka-farmers. Beng? Ano, Beng? Cry-cry. Cry-cry, Beng. Kaya na-stranded to sa traffic, Beng. Cry-cry. Kuya Macrods, mao ni atong family week. Stranded sa traffic. Uy. Ano kayan? Yayan. Ay, ino. Traffic. Nahurot na lang ang oras. Hurot na lang ang oras. So, pagod kaabot sa Jollibee. Pero sa totoo naman po talaga, mga ka-farmers, ay sobrang nakakainis po dahil tinitipid nga namin ang oras para naman ay makapag-banding po kami kahit kunting oras lang po. Kasi uwi din po kami ng maaga dahil ang mga bata may pasok po kinabukasan. Kaya ang nangyari, natrap po kami dito sa traffic, mga ka-farmers, kasi nga po meron pong sasakyan dito sa isang malaking tao na na-flat daw sa gitna ng kalsada. At yung gulong na pang-reserva sana nila ay flat din. Ay napakadmalas naman talaga, mga ka-farmers. Kaya ayun, dumating po kami dito sa Jollibee mga bandang 7 PM na po. Kung tutusin, nasa 45 minutes lang naman sana ang biyahe mula po doon sa bahay hanggang po dito sa Jollibee. Ang nangyari po kasi, naging 2 hours po ang biyahe namin dahil naipit po kami sa traffic, mga ka-farmers. Kaya instead na maglakad-lakad pa sana kami at mamimili or mag-grocery po, ang nangyari po ay wala na. Short na po sa oras, mga ka-farmers, dahil mag-dinner pa kami. Ito na, nandito na po kami at nakapag-order na rin po ako, mga ka-farmers. So ito po ang aming life hack sa Jollibee. Nagbaon po kami ng kanin, mga ka-farmers, kasi nga po sobrang mahal po ng kanin sa Jollibee. Natatawa pa nga ako, mga ka-farmers, dahil iniisip ko nakakahiya ba itong ginawa namin na nagbaon pa talaga kami ng kanin dito sa Jollibee. Di bali na pong nakakahiya, mga ka-farmers, ang mahalaga ay nakakatipid po tayo dahil ganoon naman po talaga tayo, mga hog racers. Kung saan po tayo makakatipid ay doon po tayo. Mahal naman po talaga ang kanin dito, mga ka-farmers, kaya nagbaon na lang po kami. Ito naman kasi, mga anak namin ay wala naman po silang pakialam sa mundo. Ang gusto lang po nila ay makain po nila yung kanilang paborito. So kaya yun, nagbalak pa sana kami, mga ka-farmers, na mamimili po kami. Kaya lang ang pagkatapos po namin dito ay wala na po kaming oras para po doon sa pamilihan po namin dahil nag-close na po. Kaya ito lang ang nagawa namin dito, mga ka-farmers, kumain lang po kami. Kung tutusin po ay lugi po kami sa gas dahil hindi po kami nakapagbanding na medyo mahaba-habang oras. Kaya ayun, umuwi na lang po kami bandang 9 PM kasi nga mga bata may pasok pa kinabukasan at baka po antukin sila sa school dahil late na po kami nakauwi, mga ka-farmers.